Simula po sa Lunes, makakabiyahe na muli ang mga UV Express, mga bus at modernized jeepney. Kaya madadagdagan na ang pwedeng sakyan. Pero hindi pa rin lahat ay papayag makapasada. Nakatutok si Mag Gonzalez. Abala sa paghahanda ang mga UV Express operators sa terminal nila rito sa Makati Business District. May markers sa pila at mga upuan. May counter din kung saan magbabayad na ang mga pasahero bago sumakay. Sa mga van, may plastic barrier at palatandaan kung saan uupo. Ang face mask, face shield, gloves at alcohol, libre raw nilang ibibigay sa pasahero. Pero kahit bumunot na sa sariling bulsa at may prangkisa naman sila, hindi pa rin daw nila tiyak kung makakabiyahe na sila sa Lunes. Magiging kawawa na naman ang commuters at saka kami, kung hulihin kami ng mga enforcer nila dahil walang permit as required. Sabi ng leader ng grupo, June 1 pa sila nag-apply ng special permit, pero wala pang desisyon ng LTFRB. Kung sakaling payagan, wala raw silang taas pasahe kahit kalahati lang ang maisasakay nila. Kaya nga kung matupad yung pangako na bigyan kami ng subsidiya sa anumang paraan. Sa 15,000 units ng UV Express, nasa 3,000 to 5,000 lang daw ang inaasahang makabiyahe sa Lunes. Gusto naman lahat ng ating drivers at operators makabiyahe sapagkat 3 months nang gutom sila eh, di ba? Sa Lunes, makakabiyahe na rin sa EDSA ang nasa 600 to 700 na bus. Meron pa rin number coding. Dati nga, ma'am, Fairview to Alabang, 4 hours ng biyahe. Ngayon, ma'am, magiging 1 hour na lang po yan. Naghahanda na rin sa pagbabalik kalsada ang mga modernized jeepney ng pasang Mazda. Bukod sa safety measures, may tap card machine na ang mga ito. Relyebo muna ang mga driver dahil kukunti lang ang modern jeepney. Pero nagpapasalamat na rin sila dahil 3 buwan silang natenga. Pero kung may pag-asang kumita na ang mga driver ng modern jeep, ang mga chopper ng lumang jeep, wala pang katiyakan kung kailan muling makakapasada. Kaya may ilang araw-araw na mamalimo sa matandang Balara, Quezon City, makaraos lang. Buong maghapon nandito yung mga driver, tapos kung ano man yung malilikom nila, ay paghahati-hatian nila. Tapos bukas, ganito na naman yung gagawin nila. Kaya nga sabi nila, kung hindi pa rin daw sila papayagan na makabiyahe, yung iba gustong umuwi na lang sa probinsya at umalis ng Metro Manila. Alam naman ng gobyerno na kung ano talagang kailangan namin. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.